So masasabi ko, swerte talaga dahil kung ako'y naroon, nakatikim sila ng mas maanghang pang salita. E tayo, kaya hindi tayo maka-take off, take off. Hindi na, ang layo-layo natin pagdating sa Thailand at pagdating sa Egypt. Kasi nga, hindi natin iniisip na bagamat di hamak na mas maganda ang ating bayan. Kung sa Thailand lang iko-compare, ha? Nako, wala pong laban ng mga beaches ng Thailand sa beaches ng Pilipinas. Dahil kamakailan lang, bumisita sa ating bansa ang mga European Union or EU parliamentarians, no? At una silang bumisita dyan sa bahagi ng Senado, no? At meron silang meeting dyan. At ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, naging intense yung kanilang pagpupulong dyan at nabanggit niya na dapat respetuhin, no, ng EU, ng mga parliamentarians, ang soberanya ng Pilipinas dahil tila dinidiktahan, no, na bakit daw nagpasa pa ng resolusyon itong si Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada, in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumisita din sila dito sa Kamara. Ang ka-meetup naman nila dyan is yung Makabayan Block. At natanong din yung, no, yung chairman ng Human Rights, no, ng House na si Representative Abante. Si at Bishop. Oo, natanong siya kung ano daw ginagawa niya sa paglaban sa human rights abuses. Ay parang tila na ano siya, na tawag nito, nabastos siya doon sa pagtatanong na yun. At dito din sa Department of Justice, kay Secretary Rimulya, nagkaroon din sila ng courtesy call. At ang sabi naman ni Secretary Rimulya, huwag mandohan ang Pilipinas. Ano bang masasabi mo dito? Ang masasabi ko lang po, simple. Swerte sila, hindi ako nakarating ng Senado. Kasi kung nandun ako at naabutan ko sila, hindi ko sila tatantanan. Tama naman yung sinabi ni Senator Bato, no? Hindi na po kami nasa ilalim ng mga Europeans. Hindi na po natin kayo kinikilalang mga Panginoon. Kami po yung malayang bansa na ang nais nyo po bumalik bilang mga Diyos-Diyusa ng mga Pilipino na hindi na po mangyayari. Aba, ang sinasabi nila eh, magkakaroon ng katarungan kung doon sa Europe malilitis ang kaso. Hindi na po ganun yun. Hindi na po, sa inyong mga mata, hindi kami natigil na magiging Indio. Pero tanggapin nyo hindi, eh mas malago na po ekonomiya namin kaysa sa inyo. At saka, mas malusog na po ang demokrasya namin kaysa sa inyo. Kaya tigilan nyo na po kami. Hayaan nyo na kami maging independenteng bansa, no? Dahil alam naman po namin kung anong dapat gawin para sa aming mga kababayan. So masasabi ko, swerte talaga, dahil kung ako'y naroon, nakatikim sila ng mas maanghang pang salita. Siyempre, si General Bato, kumbaga, hindi pa siya all out, no? Dahil talaga namang hindi niya larangan yung karapatang pantao. Pero kung ako naroon, tatanungin ko yung mga Aleman, bakit? Ano bang ginawa niyo nung World War II sa mga Hudyo? Di ba kayong pinakagumawa ng pinakakarumal-dumal na krimen laban sa buong kadaigdigan? Kaya nga nagkaroon ng ICC dahil sa inyo yan, eh. O huwag niyo nakalimutan yan dahil kailan lang yun, ha? World War II lang yun. May mga buhay pa hanggang ngayon. Meron pang linilitis ng mga Aleman dahil dyan sa ginawa niyong Holocaust. O yung Espanyol na yun, ako, edi tinantad ko yun. Binatok sa kanyang El Filibusterismo at saka ang Noli Mitangeret. Sabihin, ayan, ulol, kaya kami nag-declare na independensya sa inyo. Kaya kami hindi natutong mag-Espanyol dahil talagang ayaw namin magpasakop ng aming mga isipan sa inyo. Kaya lubayan nyo kami. Pinatay nga namin si Magellan, eh. Kaya namin gawin uli yun. Diba? Pero anong pinakita natin nung dumating mga Europeans na yan sa ating bayan, gutom na gutom sila, oh, naho, pinakain pa natin. Oh, binigyan natin ng tubig, tinarato natin kaibigan, at nung nakita natin, pati kababaihan natin, eh, nanakawin nila, doon natin sila pinatay. Di ba? Kaya, baka gusto nilang maulit. Kung ako'y nasa Senado, baka maulit yung Philippine Revolution doon. Magdadanas ang dugo doon. Ako talaga, mag-init ang ulo ko doon at hindi ko tatanggapin yung pag-insulto nila sa ating republika, no? Mabuti na lang po talaga, wala na ako sa Kongreso ngayon. Dahil kung hindi po, it would not have been as amiable as that. Hindi ako papayag that they will get away with lalapastanganin nila ang integridad ng ating republika. Hindi na po, tapos na po yan. Tapos na po yan mga panahon ng mga kolonyal. So malinaw, attorney, na wala silang pake, wala silang dapat, wala silang karapatan na manghimasok dito sa issue ng war on drugs o investigasyon nga ng war on drugs sa dating administrasyon. Alam mo, pag ako nakabalik sa Senado, pupunta ako sa Europe.
iimbestigahan ko, anong ginagawa niyo sa mga asylum seekers na tumatawid ng karagatan para makarating sa Europa? Hindi ba hinahayaan niyong mamatay? Tapos kami, ang droga, laban sa droga, na lahat naman ng bansa sa daigdig, ilinalabanan ng droga, pinupulaan niyo. Sagutin niyo muna, anong ginagawa niyo doon sa mga asylum seekers na mamatay doon sa mga inflatable boats na tumatawid? Samantalang sila nga umiiwas na doon sa gera sa mga bayan nila na Syria. Pero kayo, walang mga puso. Sinasarado nyo ang mga borders ninyo. Tapos, tuturuan nyo kami on human rights. Anong ginawa ng mga peacekeeping forces sa Africa? Diba? Hinanggahasa, naglapas tangan ng mga sibilyan. Samantalang sila ay dapat peacekeeping forces. No? At syempre, nagbigay pa sila ng, sa isang lugar dyan sa Mediterranean ano bang sakit yung binigay nila? Cholera. Talagang linaganap nila ang cholera doon, no? So, pupunta ako doon. And I will demand that they should explain kung anong polisiya nila pagdating sa mga asylum seekers na walang puso nilang tinataboy sa kanilang teritoryo. At tignan yan, mag-usap tayo ng human rights. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Siguro, attorney, tandaan niyo po yan. Uh-huh. Pag ako naging senador, pupunta ako doon. Pakausapin ko European Parliament. Oh. Alam mo yung European Parliament? Wala namang mandato yan eh. Hindi naman yan halal talaga eh. May mandato yata sila, attorney, mangyalam. Yan lang yung mandato nila. Pero attorney, di ba ang ano dito, parang pinamumukha na ba ngayon ito na yung makakaliwa, itong mga sinasabing makabayan black, siguro humihingi na ng rest back. Kasi parang irrelevant na sila sa ating bansa ngayon. At tingin nila siguro, or kung sino man yung nasa likod nitong pagpunta ng EU parliamentarians, tingin nila na okay to kasi mga puti ito. Mm-hmm. Mga ano to, sa Pilipinas kasi tinitingala ang mga puti. Baka magamit natin ito na pampabango sa atin, na mabanatan ng gobyerno. Pero pagdating dito, hindi pala welcome. Kasi nga, dinidiktahan tayo. Mm-hmm. Oo nga, sino ba naman tutuwa? Yan nga ang dahilan kaya natin tinututulan ng ICC. Kasi sinasabi nila na tayo mga Pilipino, wala tayong sapat na kakayahan na magbigay ng katarungan sa mga biktima ng karahasan. Tama ba yun? Insulto po yun. Ay, kanina lang, nabasa ko yung column ni dating Chief Justice Panganiban, no? Talagang ang sabi niya, it is a smear on the face of the Philippine judiciary. Alam mo itong si Chief Justice Panganiban, well, he doesn't have to be partisan, no? Pero alam ko, hindi rin siya thrilled under the PBBM administration, no? Pero, doon sa kanyang sinulat, talagang in-acknowledge niya na insulto talaga ito sa mga mukha ng mga mahistrado, lahat na nanunungkulan sa ating mga hudikatura, no? Na sabihin na hindi natin kayang bigyan ng katarbungan ng mga biktima ng krimen dito sa Pilipinas. No? So, ang aking basa dyan, nagkakaisa na lahat. Mga abogado, mga juris, yung mga leftist na lang talaga ang natitira. At saka yung mga nais talagang tanggalin sa pwesto ang mga halal na taong bayan si PBBM at si Inday Sara Duterte. Pero napaka-mainstream kasi ng view ni CJ Panganiban. So hindi po yan aktivista, hindi po yan outright conservative kasi talagang nung siya ay nasa Supreme Court, talagang reformist yan si CJ. No? So yan po yung pag-iisip ng isang conservative jurist at talagang sinabi niya ang katotohanan. It is a smear on the Philippine judiciary. No? So, tama naman po yun, no? So, ang panawagan natin sa mga Europeans, nako, at tupagin nyo na lang po ang ekonomiya nyo, napakabagal ang paglago ng ekonomiya ninyo. Oh. Pangalawa, at tupagin nyo na lang po yung paglabag, yung inyong mga paglabag sa karapatang pantao, lalo na ng karapatan ng mga refugees and asylum seekers. Mm-hmm. Nakikita mo ba, attorney, yung sequence mula sa ICC at nakikita natin na ICC hindi talaga welcome dito sa ating bansa. Here comes ang EU na ito namang tungkol sa war on drugs talaga ang tinutumbok na gustong talakayin. Yung ano masasabi mo doon? Eh talaga naman na ICC is a European court. Mm-hmm. Kasi hindi miyembro Amerika, hindi miyembro ang Russia, hindi miyembro ang China. Mm-hmm. At ang united lang talaga dyan is ang Europe. Mm-hmm. Now, nandyan din nga yung African Union, pero nagbanta ng African Union na sila ay titiwalag na. Mm. At nandyan din yung ilang mga Latin American states na hindi naman masyado aktibo sa ICC. Bakit? Kasi meron na silang Latin American Court on Human Rights. Meron na silang sariling mekanismo doon sa Latin America na nagbibigay naman talaga ng mga
karagdagang proteksyon sa kanilang mga mamayan. So ang talagang aktibo lang dito sa ICC, Europeans, no? Bagamat ang pondo hindi naman halos lahat nanggagaling sa Europe, malaki rin ang bigay ng Japan, no? Pero ang Japan naman, kita niyo naman, hindi na siya masyado maingay pagdating sa issue ng ICC. Siguro nandoon lang sila dahil pinapakita nila na nagkamali sila nung World War II at nais nilang mag-contribute, no? Doon sa effort na hindi na maulit yung mga pangyayari ng World War II. Attorney, may tanong ko lang, sa Europe ba, o sa mga miyembro ng European Union, wala ba silang problema? Nangingialam na sila dito sa Pilipinas? Madami nga eh. Madami silang problema. Unang-una, yung walang puso nilang pagtataboy sa mga asylum seekers. Alam mong kwento dyan, pag ikaw ay nasa Syria, for instance, yan talaga yung war-damaged nation, no? Hahanap sila ng paraan na makarating ng Turkey. Pagkatapos ng Turkey, sasakay sila sa inflatable. Inflatable sa Mediterranean, yan, ha? Grabe, buwis-buhay open sea sila. Yan, ha? Buwis-buhay talaga. So, mas maraming offenders sila doon, oh, human rights. Tatawid sila, papunta doon sa Greece. Tapos sa Greece, saradong border. Tago-tago yan, lalakad yan, all the way papunta doon sa Germany. Mas buhay-buhay pa yan, attorney, kasi doon sa boundary ng Amerika at saka Mexico. Oo, kasi napakalawak ng karagatan ng Mediterranean between Turkey and Greece, no? Welcome ba sila doon? Tinatanggap ba sila? Lahat sila unwelcome. Kaya nagkakaroon tuloy ng illegal traffic, human trafficking, kasi nagbabayad sila doon sa mga illegal na nagdadala sa kanila, na isasakay sila sa mga truck ng pambaka, tao pala ang dala, no? Itatransport. Ang objective nila, in fairness, tanging Germany yung tumatanggap. Pero sa dami-dami ng bansa ng European Union, bakit isa lang ang tumatanggap? Diba? Bawal sila sa Greece, bawal sila sa Spain. Kaya nga itong Espanyol neto, kapal naman itong mamang to. Hello? nakikipaglaban pa nga para sa independiente yung mga nasa Barcelona, eh, di ba? Hanggang ngayon, meron pang revolusyon nangyayari roon, no? Tapos, maghihimasok dito sa Pilipinas na pinalayas na natin sila. Dapat naman naging historically sensitive yung Espanyol na yan. Tama naman na pinitik siya ni Senator Bato. Parang, pero kagaya ngayon, parang kagaya ng Japan, attorney, na malaki yung ano nila. Kumbaga, inano nila yung kasalanan nila. Tumutulong sila. Oo, oh, tumutulong, diba? Pero ito hindi Nagdidikta pa rin. Nagdidikta pa rin At saka ito mga Aleman ngayon, akala mo talagang self-proclaimed guardians of human rights. Hello, ano bang ginawa ninyo? Hanggang ngayon naman, hindi pa rin completely bayad ang mga naging biktima ng kanilang karahasan, no? At saka hindi pa completely inaamin talaga kung anong ginawa nila. No? Alam mo, pag inuusapan ng Holocaust, parang tinatago nila sa under the carpet. Diba? Pero hindi tama. Tapos sila ngayon ang mag... Alam mo, mga defenders of human rights. Hello. Paano yun, attorney, kung may mga rekomendasyon sila sa gobyerno, paano yun makaka-apekto naman? Pwede ba nating hindi sundin o talagang dapat sundin natin yun? Well, yun nga ang masakit. Sa kanilang kaisipan, dapat sinusunod natin sila dahil akala nila sunod-sunuran pa rin tayo sa kanila. Ay, nako. Tanggapin nyo na po ang kasaysayan. Hindi na kayo naghaharing uri sa mga bansa gaya ng ispa ng Pilipinas. Kayo po, pag sinasabi nyo, binenta nyo kami sa Amerika, nung binenta nyo kami sa Amerika, wala na pa kayong hawak sa Pilipinas, kundi Intramuros na lang. So sa tutuusin, ang binenta lang nila sa Amerika, Intramuros, kasi nagkaroon na lang ang independenteng Republika ng Pilipinas pagdating sa bentahan eh. Kaya sa aking pananaw, sa pananaw ng Pilipino, hindi po, wala pong legal validity yung Treaty of Paris, except for Intramuros. Kasi yun na lang, ang meron silang titulo. Dahil sinipa na nga sila ng mga naghimagsikang mga Pilipino. Eh bakit hindi nila matanggap yan? Diba? Kaya nga mali sa akin na nag-ingay pa yung Espanyol mismo. Parang tinuturing lang na isolated case na biktima ng Hulda Perate, isang New Zealander. Tapos may nakapag-report sa amin na itong mga masusungit na immigration officer sa mga dayuhan, mga Pinoy pa naman. At ang sinusungitan, yung dayuhan, wala namang ginagawa yung dayuhan. Kasi ang nag-tip sa amin, parte ng SMNI. So, nandun siya mismo sa pangyayari. Kumbaga, concern siya sa buong Pilipinas. Hindi pwedeng ganito na lagi tayo nag-iikayot, punta kayo dito sa Pilipinas, tapos bungad pa lang, dyan pa lang sa airport. Medyo hindi kaaya-aya. Nako, yan po siguro ang kakulangan sa Pilipino, no? Na hindi gaya ng Thailand, hindi gaya ng Egypto, na talaga nabubuhay sila sa turismo, pinangangalagaan nila ang kada turista na pumupunta sa kanilang mga bayan. Kada turista po, gagastos yan. At kapag gumastos po yan,
eh siyempre magkakaroon ng mas maraming trabaho at mga oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa, no? So tratuhin po natin ang kada turista na kumbaga magbibigay ng biyaya sa buong bansa. At ang aking sinasabi nga, lahat po tayo dapat maging ambassadors of goodwill. Dahil isa lang ang magpakita na hindi tama sa isang turista, po pwedeng kumalat na po yan sa panahon ng social media. Tama. Kaya kita niyo po itong namahatay na New Zealand. Hmm. Naku, magiging prominente po ang coverage niyan kasi merong Facebook, merong Instagram, may Twitter, no? Bukod pa dun sa traditional media na newsworthy naman talaga, kapag isang New Zealander ay napatay sa Pilipinas dahil iilan lang naman yung mga New Zealander na yan. No? At alam mo, maganda dun sa New Zealand, eh, naririto siya miski hindi masyado malimig sa New Zealand kasi baliktaran ng panahon dun eh. Kapag winter sa Amerika, summer doon, no? Pero bagamat summer sa New Zealand, eh nagpasyal siya dito sa Pilipinas. Oh, eh, mantakin mo, napatay pa dito. Tsaka mas tahimik din doon. Mm-hmm. Oo, eh. Mas maraming ang mga cattle doon, no? Kesa, yung hindi lang baka, ano ba tawag doon? Sheep. Mas maraming sheep doon kesa sa tao. Mm-hmm. Pero sa lugar na ganyan, pag may nangyaring namatay na isa sa kanilang mga mamamayan, siguradong-sigurado, malalathala po yan sa kanilang mga dyaryo at mga broadcast, no, na isang New Zealander, isang kababayan natin, napatay ng hudapoy sa Manila. At kapag narinig nyo, sa tingin ninyo, marami pa bang mga New Zealander na pupunta rito sa Pilipinas para gumastos sa kanilang pera? Siyempre, hindi po, no? Dagot po yan sa ating bayan. Eh, tama ka, attorney. Hindi natin na pangalagaan yung buhay ng isang turista. Oo, lalo na sa panahon, sabi mo nga, lalo na sa panahon ngayon na online na, meron niyang mga instances na mga vlogger mismo, mga sikat na vlogger, influencer, yun yung sinasamantalahan ng mga taxi operator na tinataasan yung pamasahe at na-vlog ngayon. Mm-hmm. O, tapos na-broadcast sa buong mundo. E di, kasi isa lang yun, ha, isang driver lang yun, isang chopper lang na encounter niya, pero yung kanyang vlog, kalat yun sa buong mundo. Ang problema kasi talagang hindi natin inaasahan talaga ang turismo para sa kabuhayan. Eh. Mm-hmm. Hindi gaya nga ng mga bansang Thailand at Egypt. Yan talaga yung mga bansa na talagang nakarely. Mm-hmm. Siguro sama mo na rin yung mga bansa ng Europa. Dahil karamihan naman talaga ng kita nila ngayon na hindi na manufacturing, kundi turismo na rin. In fact, yung mga farms, yung mga bukid ng London, no, ng Great Britain, eh, pinangangalagaan nila yan dahil kabahagi yan ng turismo. Yung royal family ng England, no, pinopondohan nila para sa turismo. So, ganyan ka-importante po ang turismo sa buhay ng mga mamamayan. Eh tayo, kaya hindi tayo maka-take off. Hindi na, ang layo-layo natin pagdating sa Thailand at pagdating sa Egypt. Kasi nga, hindi natin iniisip na bagamat di hamak na mas maganda ang ating bayan, kung sa Thailand lang i-compare, nako, wala pong laban ng mga beaches ng Thailand sa beaches ng Pilipinas, ng Boracay, ng Palawan, ng Coron. Wala po talaga. Ako, nung minsan nagpunta ako doon sa Phuket, no, malayo yan, no, sa Thailand. Eh, nagpunta ako doon, sabi ko, ano ba naman to? No? Mas maganda pa ang Portugalera kaysa dito sa Phuket. And yet, makikita mo talaga ang lalaki ng mga hotel. Kasi ang dami nagdadati nga. Kasi doon nga, sa Thailand, sanay na sila sa turista, bihira ka makakita ng balita na napatay na New Zealander. Mm. O, diba? So, walang nababalitang ganyan. Ang palagi nababalita nga doon sa Thailand, eh, yung mga gusto pang puntahan ng ilang mga lokong mga turista, ano? Yung pwede na sila mag-marijuana, mga ganyan, no? Eh, yung sex tourism, di ba? Naayaw naman natin mangyari yan sa ating bayan, no? So sa atin, hayaan natin yung natural na ganda ng ating bayan ang siyang umakit ng mga dayuhan, no? Di ba nga sabi natin sa lupang hinirang, no? Sa kanyang yumi at ganda. Di ba? Dayuhan ay nahalina. Hindi pala yung ano, hindi pala yung nang ang lumang hindi ang bayan ko pala yan, no? Ang bayan ko pala yan. So, pangalagaan po natin ng mga turista, naku po, hanap buhay po yan sa napakadami natin mga kababayan. At kapag ba nagkaroon ng mas maraming hanap buhay, mas maunlad na ekonomiya, mas mabuting buhay para sa lahat. Mm-hmm. Dapat po i-aim natin kung ganong karaming turista nagpupunta sa Thailand, kaya nating doblehin yun. Bakit? Mas magaganda ang ating mga tourist sites. Mm. Sa Thailand nga, wala silang Siargao na mayroong surfing. O, walang ganon. O, sa Thailand, eh, ang beaches nila, hindi kasing puti ng Boracay. Hindi kasing puti ng Bohol. Naku, yung Bohol na yan, isa pa yan. No? Kasi ang Bohol, tingin ko, ang siyang talaga lumalaban sa Bali. Mm-hmm. Kasi ang Bali, landing ka doon na mismo. Nandun na yung mga beaches. Pero mas maganda sa Bohol,
Yung Panglao, mas maliit. So talagang in 5 minutes, nasan pitch yung turista. Ano sa tingin mo, Tony, yung ano, parang challenge? Kasi nakikita, wala naman yatang medyo ano dito sa Department of Tourism led by Secretary Cristina Frasco. Kumbaga, nagagawa. Marami nga siya, no? Nung last time na na-interview siya ni Pastor Kibuloy, ay nailatan niya lahat. Napakaganda. Ano pa ba ang mga needed? Hindi lang yata Department of Tourism, may yung parang maninindigan dito. Dapat lahat yata ng ahensya. Kasi halimbawa, sa DILG, sila yung may hawak ng pulisya, yung law enforcers, pati yung mga local mayors na dapat maging katuwang nitong Department of Tourism. Huwag lang iasa lahat. Kasi, kumbaga, unlike sa mga ahensya ng gobyerno na ito, mas daihamak na mas may power sila para mapangalagaan, mas the more pa na ma-promote yung turismo. Sa akin kasi, dahil ako talaga lakwatsero ko, no? Nasa taong bayan eh. Kasi sa Thailand, dahil alam nilang importante ang mga turista, binibigyan nila ng halaga lahat ng dayuhan na bumibisita sa Thailand. Hindi nila hinuhold up. Ano ba naman yan? Hindi nila pinapatay. No? Pag nangyari yan, talagang dagok sa turismo ng buong Thailand. At ngayon nga, no? Dagok na naman yan sa turista ng Pilipinas. No? So kinakailangan hindi lang mga taong gobyerno. Yung mga Pilipino mismo, dahil tayo, bukod pa ito sa magagandang tanawin, ang isa pang dahilan kaya gusto nilang pumunta sa mga iba't ibang bansa, yung tao, yung pagkakaibigan, yung pag-welcome, at saka yung sense na walang banta sa buhay nila pag sila ay nagbabakasyon. Kasi syempre, kaya ka magbabakasyon eh, dahil gusto mo muna kalimutan mga problema mo. Gusto mo kalimutan yung trabaho mo. Gusto mo mag-relax, mag-chill. Eh, paano ka naman mag-relax, mag-chill at kung ikay ho-hold the pin at papatayin? Okay. Hello, mga Pilipino! Gumising na tayo! In the first place, bakit ba kinakailang mag-hold up, no? Ewan ko ba, ayaw ko naman sabihin, kung mag-hold up kayo, Pilipino na lang. Pero isipin nyo, pag nag-hold up kayo ng dayuhan, dalawang dagok tayo. Pero wag na kayo mag-hold up. Napakadami naman mga pagkakataon sa ilalim ng ating gobyerno. Wala kayong trabaho, pumunta kayo sa TESDA. Di ba po? Pwede naman kayong pumunta sa TESDA. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo magtrabaho, mangutang po kayo sa mga microfinance. O ako, marami po ako microfinance na sinusuportahan. Yung CCT, ano pa ba yun? Dami po niya na nasuportahan ko na, no? Mangutang kayo, magkaroon kayo ng sariling mga negosyo na maliliit, no? At tutulungan pa kayo ng mga microfinance, hindi lang doon sa kapital, kundi doon sa mga know-how, no? Accounting, marketing, at saka stewardship lang, no? Eh, ang problema dito, attorney, yung, di ba, kinokonek yung illegal na droga sa kriminalidad dahil itong pag meron na silang bisyo, para ma-maintain yung kanilang bisyo, eh, kailangan nila ng madali ang pera. Kaya doon na lang sila nasasadlak sa pag-ano, pang-uwi. Totoo naman yan. Siyempre, kapag ikaw may bisyo at wala ka namang hanap buhay na matindi at mahal ang pag-droga, mahal ang sabo, di ba? Eh, anong gagawin mo? Magdanako ka, mang-hold up ka. Kaya nga, balik na naman tayo dito sa usapin na ano ba yan? Talaga bang pukulisitahin natin yung mga drug pushers na yan? Hindi. At tingin ko naman, eh, talagang overwhelming majority eh, suportado yung ginawa ng dating administrasyon na talaga walang patawad sa mga drug pushers dahil sila talaga ay ang salot ng lipunan. Kaya attorney, malaki yung factor ng peace and order na tinutukan ng nakarang administrasyon dahil it follows tumataas yung kumpiyansa hindi lamang ng mga turista kundi yung mga investors din at marami sa mga kababayan nating Pilipino na lumalabas din sa kalsada dahil mataas ang kumpiyansa nilang ligtas sila. Well, kaya nga sabi ko talaga sa turismo, mamamayan din ang susi. Kasi sino ang magbabakasyon sa lugar na magulo at maraming krimen? Ay, alam mo, isang bansa talaga na napuntahan ko na talagang kinatatakutan, ha? Isang syudad, yung Johannesburg sa South Africa. Yan yung talagang crime capital of the world. No? Walang turistang pag-alagala doon. Kasi alam nila, pag umalagala sila sa downtown Joburg, patay sila. No? So ngayon, mabuti na lang, meron silang Cape Town na tahimik. No? At doon nagpupunta mga turista. Pero sayang kasi yung capacity ng South Africa, matatalunin din niya ang Thailand at ang Egypt, no? Kung kaparehong Johannesburg at Cape Town ay mapupuntahan. So wag po tayong mabansagan sana na crime capital of Southeast Asia. Dahil ako, tayo po ay nakikipagkompetensya sa bansang Thailand, Indonesia, Vietnam, no? Pagdating sa turismo at mga kaibigan. Tapatan lang ha, dahil ako po, lakwatsero, nahuhuli po talaga tayo. Huling-huli na po tayo sa tourism infrastructure pagdating dyan sa ating mga karatig bansa. Eh, ang problema, pare-pareho ino-offer natin. Beaches, mountains. Pero, uulitin ko po ha, walang kasing ganda ang ating mga tanawin dito sa Pilipinas. Kung sa Southeast Asia lamang.